The following program contains mature situations, themes, and language, and is intended for adult audiences. Viewer discretion is advised. Hi, guys! Na-miss din ka. Ang ganda mo. At saka na-miss kita, oo. Ang ikaw yun ang word, pero sana hindi ka mag-lag this episode, no? Hoy, grabe ka. Hindi ko... Hoy, grabe ka. Alam mo, pansin ko din, pag may gusto akong sabihin na magandang input, mag-lag ako, Diyos ko. Hoy. Para hindi mangyari today. Oo. At saka 3 days ko itong pinag-researchan itong episode natin, no? Wow! Aasahan ko yung mga input mo mamaya ha, kasi nag-research ka. Hoy, welcome muna yung mga audience natin sa show natin. Ito na nga! Hello guys! Hello sa nanonood sa atin ngayon! And welcome to another episode of... The Sexth! Hoy! Hoy! Medyo! Day, episode 3 na tayo, day. Seryoso na to, day. Ang dami-dami na natin natutulungan. Siyempre, kasi nga gusto natin ng healthy conversations about these things, di ba? Actually, at saka bukod naman sa healthy conversations, aminin naman natin na sobrang fun din naman makisaw-saw sa sex kapids ng ibang tao with their consent. With their consent! Yun naman. Well, kasama na din yun. Pero kasi nga, tayo dito sa show ng The Sex Sense. We're pushing to be more sex positive and less judgmental. That's true. Kaya huwag na natin patagalin to, sabay-sabay na natin i-explore, pag-usapan, problemahin, at i-celebrate yung makukulay yung sex life dito lang sa The Sex Sense. Are you ready? Yay! Woo! Ayun! And we're back! Truly! And before time mag-proceed, again, Adriana, may mga paalala tayo dito. Sinabi ko na ito last episode. Gusto ko lang ulitin, okay? Uy, kalma! Baka mag-lag ka na naman! Uy, grabe ka! Paulit-ulit mo sinasa... Nangaasar! Oh! Sensitive! Gusto ko lang ulitin. Ang mga ano natin, paalala natin dito. Number one, make sure natutunan na yung mga bata, okay? Because this is not for them. Pangalawa, The Sex Sense nga ito, diba? So pag-uusapan talaga natin yung sex and everything, anything in between. So kung hindi sila comfortable dito, Adriana, eh, hindi namin kayo pinipilit, walang pilitan to. Pero kung gusto mo rin na namang matuto at the same time tumawa, mga ganon, eh welcome na welcome ka, mag-stay dito, pumasok ka. Huwag mo naiwan yung sinelas mo sa labas. And speaking of, speaking of biscuit, balita ko, magiging mainit yung topic natin tonight. Alam ko walang connection yun, gusto ko lang mag-transition sa topic. Mainit yung topic natin, alam mo ba yun ang magiging topic natin tonight, Adriana? Ano ba? Kinks. True. Eto na nga, di ba? We will try our best to shed light on a very important topic. Take note ha, we will try. Hindi namin alam kung sasucceed kami, but at least we tried. That's true. At saka para sa mga nakikinig ngayon at saka nanonood na hindi nila alam kung ano yung concept ng kink, baka naman gusto mong i-explain sa kanila. Oh. Ay, wow! Maang-maangan, wala ka alam ha! Siyempre alam ko, pero ibibigay ko to sa'yo. Hindi, ito yan. Basically, ito na nga. Diba tayo, may kanya-kanya tayong trip sa pagkain, sa music, sa fashion. Parang ganun din sa sexual behavior and practices. Pwedeng unconventional, non-traditional, yun ang mga kinks. Yes. At saka gusto ko lang linawin at saka klaruhin na walang masama dun. Walang masama nun. Just as long as it's may consent ng mga taong involved dun. At saka walang nasasaktan in the process. Okay lang yun. Yes. Consent. And I just wanna add that, consent is not just a yes or no question. It's a dialogue. Like say for example, kayo ng partner mo midway, na-realize nyo na gusto nyo mag-slow down, gusto nyo mag-pause, or gusto nyo mag-stop. Both parties should honor that. That's true. De, gusto ko yung sinabi mo na it's a dialogue. Kasi parang for me naman, parang we should, whatever we do, whether be it like sa sex man, we should always explore with respect. We have to make sure na walang naaargabyado, walang na-abuse, yes. Walang nasasaktan. Kasi masarap yung sex, pero mas masarap na towards the end, eh hindi na-sacrifice yung well-being ng isa't isa. Diba? Yes! Totoo yan ha. Tsaka non-negotiable yan. Because at the end of the day,
we want sex to enrich us and shower us with joy, di ba? Eh, pero since iba-iba tayo ng trip, may mga tao nga na gusto ng pineapple sa ibabaw ng pizza eh. Huh? Wah, gutom? Yung totoo, gutom ka ba? At saka may issue ka dun, ha? Pwede, hindi. Wala akong issue dun. Sinasabi ko yun kasi isa ako dun sa mga tao na gusto ng pineapple sa ibabaw ng pizza. But my point is, ito na nga. Pakaiba din tayo ng trip sa Kinks. It's better na pag-usapan natin yan dapat talaga. Kasi in the long run, pwede magka-problema pag hindi natin pinag-usapan. At yeah. At saka tulad nga na sinabi mo, pineapples on pizza or mga pasta sa tinapay, okay lang naman yun. Pero kung hindi mo bet kainin, eh di wag mong kainin, itabi mo. Diba? True! Oo. So ano na nga, Phil? Ano, meron ka bang pa-trivia ngayon? Meron. At saka excited akong ipagyabang to sa'yo kasi this segment, binigay nila sa akin ang rule of three. Wow! Pinagkatiwala sa akin, oo. Kasi sabi ko, nagparinig ka daw kasi. Nagparinig ka last episode, so eto na nga. Ano to? Lagi lang kay Adrianna may natututunan. So anyway, ito yung rule of three natin before tayo mag-dive deeper sa Kinks. Okay, meron tayong tinatawag na SSC. So yung SSC na yun is safe, sane, and consensual. So bago ang lahat, you have to make sure that it's safe. Wala bang masasaktan sa gagawin natin? Is it sane? Hindi ba natin na-violate yung moral code ng isa't isa? At saka consensual. Dapat yes si isa, yes ka din. At saka kung sino mang involved sa gagawin ninyo, dapat may yes. Okay? At saka importante na sabihin nilang yes, Adrianna. Hindi pwede na porque hindi nila sinabing yes, yes na kaagad. They have to say that they're okay with it. Siniseryoso ko tong topic na to kasi ako to yung rule of three. Yes. At saka meron ba kayo ibang terms like ano, rack and brick? So yung rack and brick naman, parang evolution lang din sila ng SSC. And if you want to know more about that, pwede kayo mag-Google, mag-research about it, manood ng YouTube videos about it. Pero huwag muna ngayon kasi may show pa tayo mamaya na after the show. Kasi magiging exciting yung topic natin tonight. Uy, in fairness sa'yo, nag-prepare ka talaga. Ay naman! Diba? Binigay sa akin to, so dapat itodo ko na. At saka, balita ko na ano, excited na rin ako sa ano natin, sa confessions natin, Adrianna. Ha? Wait lang, hindi ka ba nasabihan? Wala tayong confession ngayon kasi ang dami nating callers. Oh, no! Ayan, may mga hindi kayo sinasabi sa akin. Pinapahiya niyo ako dito. Ano ba? Kaya mo na, nabigay naman sa'yo yung rule of three. Ano to? Give ko na yan. Ay, pero may callers naman tayo. Oo, ito na nga. Di go na. Oh, go na. Are you ready? Sex 911 ang inaabangan ng lahat. And in this segment, we try our very best to help out our callers with their problems sa relationship, sa sex, anything in between. Third episode na to, pero hindi pa rin ako sure, Adrianna, kung experts ba tayo dito? Ha? Huh? Hindi. Eh, pero kasi na-survive na natin yung two episodes, no? I think, katiwa-tiwala naman na yung mga opinion natin. What do you think? Parang. May mapapalaba sila pag sinunod nila tayo dito. Yung totoo. Ay, hindi natin sure. Oh, no! Pero sure ako sa isang bagay. Wala kayong show! Hello, friend? Hello, friend? Are you there? Uy. Hello po! Ayan. Magandang gabi po! Hi! Love you, girl boss. Hello po. Ang ganda niyo po, Miss Adrianna. Oh, sorry, nasa starstruck ako. Ako. Ano po, naalala ko po yung boyfriend ko. Parehas kayo na mata. Maamo. May kanina pang puring-puring si Adrianna dito. Ambunan naman. Thank you naman. Thank you, girl boss. Quite a glow. Tuturo ako ng video nito. Itong makeup tutorial na to. Pag yan, naaabangan namin yan. Hoy, si girl boss yung color natin dito. Ay, sorry. Ano ba? Girl Hello, boss. Hello. Wait lang, ilang taon ka na, girl boss? Ano po, 27 na po ako. Ako po si Wanda. Pwede pong Wanda ang tawag. Wanda. Opo. Okay. Hello. Opo. Hello po. Hi. Ano ba? Wait, tagasan ka. Ano po? Sorry po? Tagasan ka. Ay, taga Manila po. Opo. Okay. Miss Manila. May work about this pandemic? Meron naman po, online, puro online. Kasi teacher po ako noon sa school, so ngayon po puro online classes kami. Oh, that's nice. That's nice. That's nice. Okay, so paano ka na may matutulungan ngayon? Miss Wanda?
Kasi po, meron po akong boyfriend. Tapos, di ba, sabi ko nga, maamo ang kanyang mga mata tulad ni Sir Philip. Very wow! Sweet po yan siya. Hoy! Puyat pa ako nito, ha? Ayun po. Eh, ano po, 4 years na po kami. Actually, almost 5 na. Kaso, muntik kami mag-break recently. Dahil halos di na po kami nagsisex kahit magkasama naman kami dito sa apartment. Tapos, syempre dahil doon, mahal pa rin naman namin isa't isa, nag-decide kami, sige, hanapan natin ang paraan to. Paano ba? Tapos, well, dahil nga po, matagal kaming di nagsisex, usually, mag-isa na lang akong, magsasariling sikap na lang ako. Tapos, usually po, ang pinapanood ko lang talaga, lesbian porn. Kasi parang nagigilty ako makakita ng ibang titi. Parang feeling ko nag-cheat ako pag nakita ko yun. Ayun. Gets naman, okay. Ayun po. Pero actually, meron kasi akong matagal ng gustong matry. Yung pagsuot po nung, ang tawag doon, yung strap-on dildo po. Tapos, oh, ano, ayun po, opo, pegging, tapos ako ba, ako naman, mag-anal sa aking boyfriend, opo. Oh my God, wait lang, alam nyo ba na ang G-spot ng guy ay located sa 2 inches sa rectum? Of course, alam ko, Adrianna. Akala ko magmamalinis ka eh! Of course, alam ko! Lagi kong natatamaan yan. Congrats po, Char. Sorry, girl boss. Okay, sorry. Okay lang po. Ayun po, tapos, siyempre kinakabahan ako nung una i-open up sa boyfriend ko kasi medyo conservative siya. Nung na-meet ko nga siya, parang doon lang siya nag-decide na hindi na siya magpapari nung nakilala niya ako. Yung ganun po siya ka-conservative. Okay. Pero ano, step by step naman namin. So, nag-start kami sa rimming. Rimming po, opo. So, dilaan ko muna yung kanyang puwe. Tapos, eventually, nagdahan-dahan kami na finifinger ko, isang daliri, dalawa, ayun. And so on. Tapos, eventually, napapayag ko siya, na-convince ko siya na, okay, let's try this since matagal naman na tayong walang spark sa sex life. Try na natin yung strap-on dildo. Okay, pumayag. Pumayag siya. Yung first time namin, medyo may kaba, pero nung una, di sinuot ko, tapos pinahawak-hawak mo sa kanya para maging familiar siya. Tapos, ano naman po, hindi naman namin nakalimutang lots lube. Of lube. Lube is yes. Key. Ano? Okay. Ayun po. Tapos, dahan-dahan lang, ganun. Okay. Tapos, pinatugtog din po namin, nag-Beyonce playlist kami, mga Huran the World, tsaka Love on Top, para ma-in the mood siya, mga ganun. Okay. Tapos, yun, okay naman. Well, ako, nag-enjoy ako kasi finally na-fulfill yung fantasy ko, di ba? Yeah. Tapos, pero pagtingin ko sa kanya after nun, parang tulala siya, tapos sobrang tahimik, di niya pa ako kinakadil, tapos parang feeling ko, hala, na-offend ko ba siya? Hindi ba siya nag-enjoy? Tapos kinabahan ako kasi parang ginawa nga namin yun, pare, isave yung aming sex life, tapos baka nag-backfire. Yes. Pero na-feel ko naman na mahal niya talaga ako kasi bigla niya pong sinabi na, love, okay lang naman sa akin kung try natin ulit. Ganun. So parang, okay, buti na lang. So after a few days, pina-recover muna namin siya kasi first time niya yun eh. Okay. Tinay po namin ulit. Tapos, nagulat ako kasi sabi niya, uy, may surprise ako sa'yo. Tapos pag bukas ko, naka-gift wrap pa. Pag bukas ko, bumili siya ng bagong strap-on na attachment na mas malaki pa po doon sa una namin ginamit. Okay. So syempre, kililig ako, natawa ako. So, pero sabi ko sa kanya, sige, anytime na medyo masakit or sumasobra, nasabihan mo lang ako stop. Yeah. Very good, very good. Apo. Tapos, nagulat ako kasi this time, hindi na siya natameme. As in, nagustuhan niya. As in, nag-enjoy na siya this time. Okay.
Tapos para siyang, parang nagbago yung personality niya. Mas masiyahin siya, mas malambing na siya sa akin. Yung parang may ibang universe na nag-open up. Yeah. Yeah. Yes, yes. Eh, kasi nga, you can experience full body orgasm without coming pag na-hit mo yung G-spot ng dudes behind. Ayan po. So, yes. Yes, Phil. Yes, Phil. So, kumusta na siya? So, mas lagi masayahin na siya, okay? Opo, opo. Tapos, ito na nga po. Mas, eventually, so, nagtuloy yung parang pagbabago sa kanya. Sinagulat ako kasi every time po, meron bago siyang gustong itry na attachment. Para kaming nag-around the world na po sa sizes from Korean variant to African variant. Wow! With the Kraken. Lahat na. Small, medium, large. Lahat. Nag-United Nations po kami sa mga strap-on dildos. Ganon. Na-try namin lahat. Tapos kahit po yung may mga special features na nag-vibrate or may extra baby. Mga ganon. Parang tayo po, Phil. Hindi kasi na-invested na ako sa story na to. Huwag mo kaming bibiguin, girl boss. Invested na. Okay, tapos, yung lahat. Basta palaki na palaki yung strap-on. Para every time dapat mag-level up for him. Kasi naghahanap siya ng mas intense pa. Siguro na-enjoy niya talaga yung G-spot orgasm niya doon. Yes. Tapos, ayun. May one time, naglakad-lakad kami sa may Intramuros, nag-date kami. Tapos, may nakita kaming kabayo. Tapos, bumulong siya sa akin. Sabi niya, "Love, meron kayang ganyan kalaki?" Sabi niya. So, sinasabi ko na nga ba? Ayun, umabot na po. Tapos na kami sa mga lahi ng tao. Naghanap na siya ng kabayo size naman. So pagka-uwi namin, nagtingin po agad siya online kung available nga ba ang strap-on dildo horse size. Yun yung keywords na tinype niya. So nag-order siya agad-agad. Ah, so meron talaga? Alam yes, po, so. Sabihin ko nga na baka yun yung hinahanap niya eh. Oo nga, meron pala, okay, sige. Apo, meron po, for your excited reference po. Hindi naman sa iato card ko, pero meron pala talaga. Hindi ko pala na meron. Hindi ako umabot dyan, parang hindi ako umabot sa ano, sa dark web. Sa dark web! Okay, ayun tapos. Tapos, after a few days po dumating yung order niya, tapos umaga yon tulog pa siya, so ako yung nakakuha, ako yung na-receive. Tapos nung nagising na siya, nag-almusal siya, tinanong niya sa akin, "Dumating na kaya yung in-order ko?" Tapos sabi ko sa kanya, tinago ko eh, tapos sabi ko, "Eh baka na-delay yon kasi nga ECQ, baka may backlog sa mga orders." Tapos nakita ko na frustrated siya na wala pa. Tapos kinuha niya agad yung phone niya, nag-search siya naman ngayon ng strap-on dildo monster tentacle. Yung parang, oh my God, na-init na siya. Okay. Yun. Tapos, parang, hindi mo binigay agad? Oo nga. Ayun na nga, eto na nga po. Hindi kasi, love ko siya, magpa 5 years na kami, gusto kong mas magtagal pa yung relationship namin, pero parang may mali na kung every time, pa-absurd yung attachment na gusto niya. Nag-aalala lang din po ako kung okay pa ba yung digestive system niya, maayos pa ba yung bowel movement niya, aligned pa ba yung mga bagay-bagay, baka jumble-jumble. Sa tamang lugar pa ba yung mga organs niya? So, parang inisip ko, sasabihan ko ba siya na i-limit na lang namin yung mga haba or size or features ng mga trip niyang strap-on kasi baka mas makasama sa kanya, pero baka naman bigla niyang sabihin, "Bakit ikaw naman yung may gusto nito, 'di ba? Oh, binigay ko naman sa iyo." So hindi ko alam, tapos naapektuhan din po yung para self-worth ko as a woman kasi mas gusto na niya ang mga phallic objects kaysa sa keps ko. So parang ano nangyari? I got what I wanted, pero parang hindi na okay yung nangyayari. Yun po. Yun po siya. So,
So basically, yun ang pinaproblema. Yun ang iniisip mo sa ngayon. Ang galing, well, at saka ang galing. Yeah, yeah, sorry. Yeah, ano yun? Ang galing ng... Na-appreciate ko lang paano siya magkwento. Oo. Ah, kasi... shady ka. Hindi. Okay, sige, sorry. Sinabi. Okay, go. Ano ba? Ako kasi... Well, it's nice that ina-assess mo yung sarili mo ngayon. Well, dapat kasi kapag nag-a-assess ka ng sarili mo, hindi lang ikaw dahil dalawa kayo dun sa relationship. Dapat sabay kayo nag... You should be vocal about it. Also, yeah. Yung sa... Na, parang nabawasan yung self-worth mo, dun ako medyo confused. What made you feel that way? Parang feeling ko... Wanted lang ako pag may suot akong strap-on, yeah. Hindi yung pag wala akong attachment, appendage down there, parang hindi siya interesado. Kasi gano'n naman before kami yung muntik na mag-break eh. Okay. Yun. Parang nagka-enthusiasm lang ulit siya nung nagsa-strap-on na kami. Yeah. Well, first of all, I would like to commend you kasi you're very open sa mga ganitong stories kasi we need to hear more stories like this. Diba? Yeah. And very brave, actually. No, thank you po. Yeah. Ang akin lang din naman, based dun sa sinabi mo, kasi gusto kong balikan yung SSC, yung sinabi natin kanina sa ano, dun sa ano, sa rule of three yung SSC. Yes. Maganda yung ina-assess, sabi ni Adriana kanina, yung safe, sane, at saka consensual. So, pag feeling mo naman na may na-violate doon, hindi importante kung na-feel nyo together, kahit isa lang sa inyo makaramdan nun, na parang hindi na to safe, or hindi na siya sane, or hindi na siya consensual, maganda yung pag-uusapan ninyo. So, kung ikaw naman, especially na worried ka doon sa part, doon sa safety, kasi hindi ka sure kung, alam mo yun, kasi iba-ibang size eh. And at the same time din, also, we got that out of the way na parang, I know that you're worried. I mean, maybe you could get yourself checked. I mean, samahan mo siya. Tapos pagdating naman dun sa isa, ano yung sasabihin ko tuloy? Na-explain niya ba sa'yo kung bakit niya gusto? Kasi you have to know eh. I mean, it's not just about doing something out of kink. You have to understand kung bakit niya na-enjoy so that you know the core. Yeah, kasi it's not just about the strap-on. Maybe you could do something else without the strap na nahihit mo pa rin yung mga listahan niya kung bakit niya gusto yun. Yeah, and I was gonna say nga tawag dito, I know that he's into that kind of kink, but have you tried non-fetish activities after nung mga ganyan? Have you ever tried? Hindi po, medyo nagsunod-sunod po yung series namin nung pag-strap-on nung nag-start kaming i-explore siya eh. As in, na-obsessed talaga siya sa iba-ibang klase ng attachments na pwedeng gamitin. Yun po yung kasi yung nangyari. Kaya siya parang nag-spiral na. Actually. Well, with any problem naman talaga, ako lang naman to. Ikaw lang naman yan, Adrian. The perfect way to solve a problem is if you guys talk about it. Bukod dun sa SSC, marami pang frameworks na pwede mong basihan, actually. And yung last is actually every party will come to the table, di ba? To talk about what's gonna work for them and also if the present kink is working for them. Like say, for example, you can be vocal na parang yung how you feel about you guys upgrading to a different kind of strap-on and not having conventional sex. Yeah. And also be vocal na nadidiminish yung self-worth mo. Right. Apo, at saka, diba, parang ang consent naman din kasi talaga, it's not, yung sabi mo ka din, na parang it's not a simple yes or no, parang it's a dialogue, diba? Yeah. It should be a collaboration. Yes. Okay po. Ayun. Natatakot lang talaga ako sa magiging reaction niya kapag in-open up ko. Gets naman. But you know, hindi mo din malalaman kung bakit. Hindi mo gagawin. Oo. Ah, sorry. Oo. True. Oo. Sabagay, tulad nung sa strap-on. Oo. Tama. Ano daw? Tulad daw na sa strap-on, hindi naman niya malalaman kung hindi niya sinubukan, di ba? Exactly, di ba? Exactly.
girl, boss ka talaga. Alam mo, the way na sumagot ka, sobrang brave. Kaya naniniwala ako na kayang-kaya mo itong gawin. Eh, inisip ko lang po pag in-open up ko na yung conversation, paano pag sinabi na niyang, ay, ayoko na pala kasi sa sakit sa babae. Iba, oh, ito na, parang, yun. Hindi ko alam kung ready yun, ako sa sagot na yun. Ayun. Eh, for me naman, let's not jump into conclusions. Kung sinabi niya yun, tumawag ka ulit dito. Pag-usapan natin yan. Hindi kasi parang, ayaw ko magbigay na advice, hindi naman natin alam kung yun yung sasabihin niya, di ba? Tama. At Papa, least prepared ka sa whichever way na he's gonna answer, but you know, you'll never know until you try. At saka, yes, babalik ako dun sa sinabi ko kanina, ano, Wanda, na you ask him kung what is it about dildos and attachments that excite him. I think you have to know. Kasi parang feeling ko kasi medyo superficial. I think I know. Hindi kasi medyo superficial. Medyo superficial yung parang, baka kasi gusto niya ng tite. Hindi natin alam. There might be a deeper reason na pwede mo pa rin ma-provide sa kanya once nalaman mo kung bakit niya gusto. Or they can combine. Like, baka, hindi mo kasi alam kung bakit eh. Baka kasi open siya to combine like vaginal sex and also anal, di ba? Apo, okay po. Hindi natin alam. Truly. Yung pag sinabi mo kanina ng combine, parang, na-imagine ko, may parang ko-combine sa atin. Sutin ko po lahat. Mag-stress. Hindi, one hour or 2 hours a day, yung gagawin yung sexual activities, so there's nothing wrong with it. Okay, just po. Singing. Okay, thank you so sige much, po. Wanda. Thank you so much. Bye! Ang galing nun. Bye-bye. At naka-amazed ako sa kanya. Grabe ang brave ng callers natin sa totoo lang. Kasi kaya nilang mag-open up, di ba? And kaya nilang itackle yung mga problema nila. At saka, yung boyfriend niya, natalo pa yung emails. Kasi di ba sa emails, minsan pag sobrang laki ng attachment, sinasabi attachment to date. Never yung nagreklamo. Sana ikaw na lang. More. Ang galing, ang galing. Natalo niyo yung mga email, Kemerut. Nakakaloka ka. Ito na nga, parang feeling ko may color pa tayo. So, gusto ko sobrang diverse yung mga color natin. Oo. Ito na natin. In fairness, oo. Tawagin na natin yung next caller natin. Hello, friend, are you there? Hello po. Magandang gabi po sa inyo. Hi! Phillip. Adrianna, hello po. Hello! Ako po pala si... Bro, tama, no? Yes po. Okay. You can call me Marky na lang din po. Marky, yes po. Marky. So... Hi, Marky! Sorry, medyo... 28 po ako. Yes. Parang masiyahin si Marky. Medyo kinakabahan niya po ako eh. Kasi kinakabahan kami lang to. Hindi kami kasi to. Sa mga co-work ko, din eh, sikat din to pong show ninyo. So, ayan. Hoy! Sobrang ano ba? Ipagkalat mo pa. Yun, ayun po. Bali, ito po. May gusto lang po sana akong i-share for context na lang po. I've been with my girlfriend for 6 years na po. Actually kaka-anniversary lang po namin nung April 15. So, wow. 1 week ago. Yeah, one. Congrats. Yeah. Tapos ayan, we're very open naman with our relationship, yung give and take. We know each other's kung saan yung gusto niya, kung ano yung gusto ko bilang in a sexual in maybe it's sexual, maybe it's kung anong gesture and whatnot. And actually, medyo first time na rin to sa mga naging girlfriend ko na we watch porn together. So, I'm very happy nice with that. That's healthy. Yes, yun din po yung sinabi niya sa akin. And she's very open and wild. So, dun po ako tuwan-tuwa. So, okay. Ang nangyari po, napansin ko lang din lately, madalas siya nanonood, well, kasama ako nanonood ng mga threesome na videos. Okay. So, curious din ako, so I asked her kung gusto ba niya yun? Gusto niya ba yung mga ganun? Okay. Sabi niya, matagal na pala niyang fantasy yung pagkakaroon ng threesome. Oh. So, ako naman, provider din naman ako. I like giving pleasure to my girls. So, yes.
And meron na rin akong experience din with threesomes eh. Although ako yung one guy tapos dalawang lalaki. Ay, dalawang babae. Sorry po, sorry po. Dalawang babae. Okay, dalawang babae. Opo, yes po. Opo. Tapos, ayun, and I like to, ano, surprise ko siya. Sabi ko, umuo ako. I mean, nagulat din siya na umuo na, ano, na pumayag ako na maghanap kami ng ka-threesome. Para nung din, okay, for new experience. Kasi serious na kami na kaming dalawa lang eh. So, and, mm-hmm, yung anniversary namin malapit na, so nung time na yon we did the the fun. So we search on Bumble. Alam ko kasi sa Tinder medyo matagal eh. So sa Bumble medyo upfront yung mga tao. Okay. And ang, okay, medyo ang hirap lang kasi may mga times na may nakikita kaming hot guys, yung mga sobrang papable na alam kong talo ako. So as much as possible finifilter ko sila. Sinifilter ko na... Grabe ka naman mga... sa sarili mo! So, ikaw yung naghahanap? Ikaw lang yung naghahanap? And, I mean, kami dalawa. Kami dalawa. Okay, tinulungan ko siyang maghanap. Kasi siya yung may gusto eh. Gusto ko siyang bigyan ng pleasure. So, okay, naghanap kami. Kapag mayroong mga dumarating na pogi talaga, sinasabi ko na, eh, baka hindi yan ano, hindi siya okay sa kama, ganyan-ganyan. Kasi, I have guy friends na alam ko yung takbo ng utak nila na gusto lang nila makatira din. Tapos na, hindi nila iniisip yung satisfaction ng girl. Kasi mas matagal i-pleasure ang girl kasi sa guys eh. So, okay, I know that for sure. So, yun yung lagi kong nararamdaman sa kanya at buti nakakalusot ako. So, hanggang umabot kami sa, nagkaroon kami ng middle ground, medyo average, pwede. Hindi ko alam kung bakit niya gustong-gusto yung guy na yun. Ako, alam kong so-so lang siya. So, anyway, edi nag-setup na kami na meet-up. Nung meet up, hindi pa namin una nakita yung lalaki. Hindi namin mahanap. Kasi, nakakatawa nga dun, siya pa yung una nakapansin sa amin eh. Yun siya yung una lumapit. Okay. Dun po ako na-rattle. Na-rattle po ako dun sa meet up na yun. Kasi, yung yung nakita ko po yung lalaki, grabe yung tingin ng girlfriend ko. Sa kanya, oo. As dun sa lalaki. Kasi, yung nakamatch namin sa Bumble, para siyang ano eh, kung ihahalin tulad mo siya sa isang order na in online shopping mo tapos doon dumating sa iyo, mas maganda. Iba. Okay. Ah, mas. Mas maganda. Mas upgraded siya na parang okay. Napatanong din ako, oh, ba't parang iba yung itsura mo doon sa picture mo? Sabi niya last year pa daw 'yun. Last year. Eh pinili ko nga yung picture na 'yun kasi alam ko maraming filter, alam ko hindi siya 'yan. Alam ko malayo sa katotohanan. So bigla may medyo... glow up pala. Oo. May glow up. Akala ko hindi siya mas buff sa akin, mas buff sa akin. Nagi-gym pala siya ng mga panahon na 'yon. Anyway, so edi wala, hindi ko na mapigilan yung tingin ng girlfriend ko sa kanya. Na, edi, eh, and doon na, pumunta na kami sa condo, bumalik na kami sa condo, then okay. We did the thing, nagpubad kami. Mm-hmm. Tapos nung by the time na nandoon na kami sa kamang tatlo, siyempre, tumatakbo sa isip ko kung tama pa ba itong ginagawa ko. Bakit ako pumayag sa mga mga ganito na... Hindi ko kasi alam kung ano magiging repercussion nito sa relationship namin in the future kung magiging masaya ba kami pagkatapos nun. Pero dahil okay, andun na nga, dahil andun na yung pangyayari, tinuloy na namin. So, okay, the guy went first. Dun ako, grabe. Naiinis ako sa sarili ko kasi nakikita ko si girl na grabe yung tuwa niya. So, hindi pa kami threesome nun na, sigaw na siya na sigaw. As in, two years, three years ko yung pinaghirapan na napapasigaw ko siya. Siya, in one day, napapasigaw niya yung babae na, ano to? Ano to? Eh kasi, tapos, it's something new kasi. Well, pwede rin naman yun, pero hindi pa rin. Anyway, so nag-iinit ako sa topic. Kaya pa? Okay. Ako rin po. Opo. Tapos, edi, well, I honored her request na ipasok na sa kanyang behind. So, okay, we did the threesome. And, alam mo yung kahit nag-threesome kami, ang hirap-hirap ng position pala nun nung na-try namin. Kasi ang hirap pumuesto. Si Guy kasi medyo malaki yung girlfriend ko, petite. So, ang hirap pumusisyon kung saan ako lulugar. Edi, nung papasok na na-rattle po ulit ako bigla. Kasi, nakita ko nga na yung ang lagkit ng tingin ni babae kay... Guy. Sa lalaki, sa guy. Oo. Hindi ko alam kung ano nakikita niyo at the time eh. Ang nangyari, pagkatapos nun, sa sobrang hirap ng posisyon,
na ano, disgrasya kami. I mean, di naman ganun ka-disgrasya, pero nadulas po kasi yung titi ko palabas. Ah, yung titi mo? Doon sa, oh. Ano, oo. Tapos siya rin, na-discaril din yung sigay. Tapos, so hindi. Wala pa. Oh, ano man yung girl? Hindi ko na po, hindi ko na po napansin si yung girlfriend ko kasi yung moment na yun na nadulas, nag ano po kasi nagdampi yung dalawa yung namin. Yung titi nyo? Opo. Yung espada namin. Dalawa. Parang tumangon. Okay. Opo. Okay. Tapos, okay. Doon ko po. Bakit ka ba tawa? Hindi po kasi. Doon ko po. Doon ko po kasi na-realize kung bakit gustong-gusto ni ng girlfriend ko yung lalaking yun. Nung nagdampi pa lang yung dalawa naming espada. Grabe. Alam mo yung sobrang tigas na parang kamagong na kahoy na ganun katigas yung sa kanya. Eh ako sa akin, sorry po kung nagiging insecure ako. Tapos kitang-kita ko kaya ako na-realize na yung lagkit ng tingin ng babae. Kasi nakita ko na yung lalaki sobrang ganda ng ngiti. At saka hindi mo lang nakita, naramdaman mo. Ayun po. Ang ganda po ng ngiti din ng lalaki. Tapos ang ganda po ng dimple niya, yung chest niya, buff na buff, ang puti, ang kinis, tapos ang bango. Tapos pati yung ungol po niyan. Ang nalalaman mo, ano? Pogi, sobrang pogi ng ungol niya. As in, ang pogi-pogi ng ungol niya. Pati sa panaginip ko, hindi ko makalimutan. Yung pag sinasabi niya sa amin na, yes, baby, go, go. Yeah, you want that? Yeah, yeah. Okay. And, galit ba to? Sorry po, kasi pagkatapos po nun. Hindi kala ko napuputol siya. Binubulong niya. Okay. Sorry ikaw po. Yung napuputol, girl. Ikaw. Sorry po, kasi pagkatapos po nun, ito na nga po yung nangyari. Okay, go. Tuwan-tuwa naman po si girl. Pero syempre, sabi niya, it's a one-time thing na wag daw ako mag-alala, na hindi naman niya ako iiwan. It's gonna happen again. Kasi lang po, ang problema ko naman dun, hindi ko po alam kung opo kung paano ko itatanong. Kasi medyo na-excite po ako dun sa pangyaring yun eh. Na, so gusto mo ng threesome pa ulit in the future? Hindi ko nga po alam kung threesome ba talaga o yung... yung guy? The same guy. Hindi ko po alam. Actually, hindi ko po alam kasi I've been straight all my life na... Imposible na ako. Well, at saka mahal na mahal ko po yung girlfriend ko eh. Okay, 6 years na kami. Okay, no one's questioning if you love her or not. Yeah. But you this have to know. This is a judgment-free zone. Yeah. But you have to know, hindi ka pwedeng hindi sure. Kailangan mo alamin yan sa sarili mo. Para actually, alam mo yung next na step. Kasi if you want another threesome, possible. Diba? Or yeah. If you want to have a different part. Oo, totoo. Hindi, I agree with what Adriana said. You have to know sa sarili mo muna before proceeding sa next. Because maybe it's just going to complicate things if hindi ka sigurado. Ano ba na-feel mo ngayon sa Lawson Brew? Hindi ko na siya natatanggal sa isip ko po kasi sa panaginip ko. Opo, yung guy, yung sensation, yung, okay. Alam mo yung halos tulungan ko na siyang hawakan yung titi niya kapag sobrang tigas ni lumalambot. Mga ganun pong bagay. Okay. Pero it's unlikely na alam ko po na hindi ko lang po alam kung paano sasabihin sa girlfriend ko. Na? Kasi ano bang gusto mo sabihin sa kanya? Na? Threesome? O? Na gusto mo ba ng isa pa para malaman mo kung ano talaga yung gusto mo? If gusto mo ba ng another relationship or gusto mo pa ng relationship with her na gusto mo lang talaga yung threesome. Tama ba? Do I make sense? Actually, sa choices na binigay niyo na yan, hindi rin po ako sure. Yeah. Well, what I can say is, parang, hindi, valid naman yung nafe-feel mo si Lawson Brew. Yeah. Kasi, it's something new. It's something that you never felt before. And, but you also have to... It excites you. Right. But you also have to consider the fact na, parang, yun nga, parang, pumasok na kayo sa ganung level na parang it's on, kaya nga siya kink, di ba? Because
most of the time, if not all the time, correct me if I'm wrong, it's unconventional. So, feeling ko naman, you have to give yourself that, na it's unconventional, and kung na-enjoy mo naman, eh, kailangan mong i-assess, and you need to talk to your girlfriend. Kung siguro the only time that you need, kasi kung nababother ka ba? Nababother ka, like, are you personally like super disturbed with the fact na parang ba't ganun? Yes, super. Kasi ayokong saktan yung girlfriend ko. Mahal na mahal ko po siya. Yeah. But still okay. The fact. But yung personal distress na nafe-feel mo, saan ba siya papunta? Is it more of, I don't want to do, gusto kong pigilan na ayoko nang gawin? Or gusto kong mag-usapan sa girlfriend ko na baka pwede namin gawin? Saan ba siya papunta yung distress na yun? Parang ganun. Well, knowing po my girlfriend, I know na she's very open sa mga ganitong topic. So, okay. Pwede pong doon. Actually, pwede nga po, no? Pwede ko po siyang kausapin. Di ba? I love you! Hindi, open lang tayo dito at saka nagkaroon siya ng light bulb moment sa galangit. Habang kaya ako sabihin. Actually, kasi yun naman din talaga yun ang bottom line nitong problem mo. If you're confused, kailangan mo ng ganito klase, i-assess mo yung sarili mo para alam mo talaga kung ano gusto mo. Opo, kasi gagawa. Like say, for example, na feel mo talaga sa sarili mo na, oh my God, gusto ko talaga ng threesome. And then be open about it. You know what, hon? Ano, parang, ito talaga yung nafe-feel ko. And I wanna make you feel good as well. So, do you wanna do another threesome? Pero ang problema ko naman po dun, eh, baka isipin niya na, ano, hindi ako straight. Kasi alam ko na straight ako. Pero yung si Guy, eh, parang gusto ko po kasi ng same casting. Siya uli. Parang, same casting. I think you really need to talk about it. Like, ayaw kita i-judge. Because like, hindi ko pa rin sabihin na bakla ka. Kasi na, hindi ko pa rin sabihin yan. Kasi abende, ikaw lang naman yung may alam. And siguro it's really about like how you would explain it to your girlfriend. Eh, ikaw na rin nagsabi, diba, na she's very open. Yeah, I don't think she's gonna judge you if she's very open. Yeah. Kasi if, ako, if someone said na they wanna do it, and then I'll be open about it. Yeah. At saka, based naman sa mga kwento mo, never mong question yung pagmamahal mo sa kanya. It's really more about how would I tell her na I'm into this guy joining us when every time we have sex. So, at saka, wag kang kabahan. At saka, I mean, wag kang ma-pressure if ever. Kasi normally naman talaga, especially sa ganong scenario, it's really normal and it's actually recommended to talk about it before, during, and after. Di ba yun yung parang... Thanks, Dr. Phil! Thank you po. Thank you po. Oh my, kailangan ko na magpalito Davao Conyo.ed. Wow! Hindi kasi dapat mong pag-usapan before, after. Yeah. Before, during, and after. That's normal. Oo. Kahit after nyo na gawin yung D, dapat i-assess nyo kung, oh my God, bakit ko ba ito ginawa? Ano bang gusto kong ma-achieve? Ano bang na-achieve natin or something like that? Bakit ba natin gusto yun? At saka gagawin pa ba natin siya ulit? Gagawin pa ba natin yun in the future? Sorry, yes. Pinapawisan po ako. Sige po. Hindi, ang gusto ko lang talaga siguro i-assure sa'yo dito is, feeling ko naman you have the goods. Feeling ko naman you're blessed with a girlfriend who's very open. So kung ano man yung takot mo dyan, feeling ko i-push mo lang. Just as long as kakausapin mo siya na maayos and honest ka sa kanya. Oh yes, yes po. Yes, po. Just as long as honest ka, importante yun. Hindi ka magtatago. Like say for example, ngayon confused ka, pwede mo i-open up sa kanya actually na confused ka para malaman mo kung ano yung sagot mo Yes. Just be brave about it. Maraming salamat po sa advices niyo po sa akin. Thank you po. Nakalakang kong tulong. Thank you. At salamat din sa honesty. Yes po. Patuloy po akong manonood sa show niyo and ilalike kayo. Yes po. Opo. Thank you. Maraming pong salamat. Thank you rin po. Thank you po, Adrianna. Bye. Uy, alam po, dati ko natututunan sa mga callers natin. Naglag ka. Ano ba? Hoy! Okay na. Ang dami ko natutunan, sabi ko. Yeah. Ito lang yung gusto ko sabihin, Adrianna, na the more open yung caller, the more honest. Feeling ko naman mas natutulungan natin. At saka in return, ako din may natututunan din ako. Na for example, na yung Bumble pala, mas okay pala yun kaysa Tinder. Kaysa sa Tinder, dahil mas mabilis. Yes! Yun talaga yung concern mo. Oo.
Yun yung inalala ko talaga kanina. Salamat, Marky. Hindi, ang sarap. Oo, thank you so much, Marky. Ang sarap lang pakinggan, actually. Well, mukhang may caller pa tayo. So, until we wow. natin, i-welcome na natin siya. Welcome na natin yung ano natin caller natin. Hello, friend. Are you there? Hello po. Country girl. Hello po. Hi. Ay, nagbabalik na punch. Hello po. Hi. Hello po. Ako po si Gabby. Ako po si Gabby. Gabby. Okay. Okay. Gabby. Okay. 21 years old po from Pampanga. Hello, baka may taga Mabalacat. Hello. Hello, shower out. Shower out sa mga taga Pampanga. Oh, naman. Hoy, sa mga taga Pampanga dyan! Hello! So, ayun po. Hello po sa inyong dalawa. Hello! Hi. So, paano ka namin matutulungan tonight? So, eto po. Share ko po sa inyo. Kukwento ko lang sandali. Sandali! So, eto po. It started po when I was in second year college sa Manila. Okay. Super active po yung sex life ko with my boyfriend before. Tapos nung nag-break kami, hinanap ko yung sensation kasi nga lagi kaming nagsisex. Okay. So, yun na nga. So, nung wala na siya, kailangan ko masatisfy. So, nag-finger ako, ganyan. Pero, wale, hinanap ko talaga yung chok-chak. Okay. As in yung sa loob. Kasi hindi ko naaabot yung kailangan kong maabot. Okay. Then, so, minsan, nag-grocery ako, tapos nakakita ako ng pipino. Okay. Binili ko, tapos inuwi ko sa dorm, tapos sinubukan kong gamitin yung pipino. As okay. in, kasi nag-masturbate ako using the said pipino. Okay. At nagustuhan ko siya, as in. Good for you. Nagustuhan ko siya. Sa sobra kong saya, nag-try ako ng iba't iba pang mga veggies. So, may mga shapes and sizes na veggies at saka ng mga fruits. Pero promise, sinuhugasan ko siya. Tapos, kung tanong ka, so sila ma-offend ka, isipin ko na yun. Hinihugasan ko siya, tapos nilalagyan ko ng condom para hygienic. Hygienic! Taray! Nilalagyan ko ng condom kasi din kapag nagkikegel ka tapos saging yung gamit mo, namamash yung saging. Lalabasan yung saging. Uh-huh. So, at least nasa condom siya, hindi siya magiging messy. Tapos pwede ko siyang hugasan, tapos actually pwede mo nang kainin ulit. Food waste, ayoko ng food waste. Malinis naman siya. Kasi, yun. Anyway, ngayon. So, sobra kong enjoy using veggies and fruits. Yung ex ko na talaga nung second year, yun na yung last kong kachok-chak. Kumbaga, okay. Vegetarian na po ako. Vegetarian na po ako. Vegetarian ka na! Vegetarian na po ako. Yun nga po. Kasi yun na po yung last kong kachok-chak. Kasi sobra kong nga pong na-enjoy yung mga veggies. So, yun na po. So, pagka-graduate, fast forward, nakagraduate na po ako. Tapos dahil nga wala pong mapasukan na work, naisip ko na bumalik ng Pampanga. Okay. Bumalik ng Pampanga para makatulong kay mama. Tsaka mas mura yung gulay dito. Tapos, mas mura yung gulay dito. So, I mean po, di po natigil itong veggie kink ko. Okay. Chinechempuhan ko lang lagi, syempre, nawala si mama sa bahay. Hello? Okay. Hello? Ayan, nawala si mama sa bahay. So, okay. Apo, ito na po, ito po yung idudulog ko. So, one time, pagising ko, wala si mama. Tapos, ba't ang daming pipino, talong, saging sa sala? Tapos, okay. Inhit ako. Siyempre, kumuha ako pipino, kumuha ako ng talong, kumuha ako ng saging. Tapos, dinala ko sa kwarto. Tapos, okay. Siyempre, nag-masturbate ako using pipino, talong, tsaka saging. Okay. Tapos pagkatapos ng lahat-lahat, siyempre, nag-wash ako.
nagpunta ako sa banyo. Tapos pagbalik ko, andun si mama. Sa banyo? Galit sa galit. Hindi nga, galit din si mama sa kwarto. Galit si mama. Tapos nakita niya ngayon yung mga, tapos pinaghahampas niya, tapos nakita niya ngayon yung mga gulay. Tapos yung gulay iba, na nakasuot pa yung condom. Oo, nakasuot pa yung condom. So galit na galit siya. Kasi hindi ko alam yung gagawin kasi antagal ko tong tinago kahit yung mga dormmates ko hindi nila to nalaman. Tapos sa dami-dami na makakaalam si mama pa. Okay. So pa nagigets niyo. So iskandalong iskandal talaga naman, siya. Umiiyak siya sa galit. Sabi niya, "Ang daming nagugutom eh. Pek-pek mong pinapakain mo." Galit kasi siya. Hidodonate ko yun sa community pantry. Kang bata ko. Sabi niya sa kako, "Ima, mama, papalitan ko naman yan eh. Papalitan ko naman." Tapos hindi naman siya, tapos hindi naman masasayang yung mga nagamit ko na kasi nahuga. Hugasan ko siya, lulutuin ka, pwede pa siyang makain. So galit. So anyway, eto na. Ikaw lang, high blood. Ikaw lang ang gagawa doon. Oo, ako lang yon. So anyway, sobrang galit ni mama. Hindi niya makaya, high blood siya. Tumawag siya sa sister ko sa Japan. Okay. Oh my God! Conference call. Confrontation na itin. Alam mo yung feeling na ganun. Kasi yun okay. Nga. Tapos in fairness naman sa sister ko, napaka-understanding naman niya. Ang nangyari, pinadala niya ako ng mga dildo. Oh. Actually, high-tech. High-tech, ganyan. I'm happy for pero, you. Pero, thank you, ah. Pero, guys, yun nga, vegetarian na ako. Hindi ko hindi ko siya na-enjoy. Hindi ko siya na-enjoy at all. So, ayun po. So, iniisip ko po, kasi sabi ni mama, sabi niya, kapag malaman pa niya na gumagamit pa ako ng veggies, papalayasin niya ako. At okay. Ayoko po talaga na maha-high blood siya sa akin. Kasi mabait po talaga ako. As in, Dean's Lister po ako. Okay. Tapos, ngayon po, feeling ko po na bukod sa yung on top of, wala na nga po ako ang trabaho and all. Ganyan. Nakikink shame pa ako. Oh. Tapos paano ko kaya guys, paano ko kaya kakalmahin si mama? Okay. Kasi yun nga na-high blood siya. Tapos concern ko siya pero guys, concern din naman ako sa kink ko. I mean, mahal ko si mama pero mahal ko yung pagiging vegetarian. Oo nga, kasi ayun, hindi ko na-satisfy. Hindi ko na-satisfy. And there's a wide range of vibrators. Like, there's one that... At saka na, yun nga po eh. At saka di, pag sa veggies yun, namimiss ko din yung mga pagpili ng mga, ng haba, ng... Yung process. Yung ganun. Tapos yung danger na baka mahuli with this veggie. Ganun doon pa rin. Kaya parang... Paano ba, guys? Paano ko ba kakalmahin si mama? Well, honestly, you're 20... Ako, ewan ko. You're 21 years old, di ba sabi mo kanina? Opo. Opo. Oh, and I don't see anything wrong with it. But if your mom is... Ako din. I don't see anything wrong with it. But if against talaga siya, syempre kasi hindi na... Generation talaga yan eh. Actually, I think it's more... Sige, ikaw muna. Yeah, sorry. Sobra pa akong sausawera. Hindi, okay lang! Go lang po. Dalawang bagay lang yun. It's either you make her understand, which maybe would be much of a, like a long shot. Baka medyo, baka hindi niya mag-gets agad because of generational gap. And pangalawa, na you can move out if ever. If that's something that you're not willing to give up. I mean, there's nothing wrong with your kink. Wala kang inaapak ang tao. At saka, yun nga, like what you said, nire-recycle mo pa. Walang food waste. So, wala ka. Kakayanin po. Well, kakausapin ko po talaga ng... In a way, magpapatulong din ako sa sister ko. Ewan ko din kung... Yeah.
maiintindihan din niya para din siguro may backup ako kung paano may explain kay mama. Pero, guys. Oo, kasi, like, for example, di ba she sent you vibrators but then you didn't like it? Pwede kang hingi sa kanya ng courage or like a way to approach your mom. But I feel like if it's, I don't know. Alam ba ng nanay mo na pinadalan ka ng mga vibrators? Opo, alam po niya. Kaya nga po sinabi niya sa akin na kapag gumamit ka pa ng mga, nalaman ko pa, binigay, parang kumbaga, kami na nag-adjust ha, binilhan ka na ng dildo, pero bakit? Ayun. Pero hindi na ako kumukuha sa mga dinodonate niya sa community pantry. Promise, hindi na. Bibili na ako ng... Ayun na nga, meron ka naman sariling budget para sa cake mo. So, diba? No shame in your game. Eh, parang gusto ko sabihin na try to make thank you for saying that. Wag mo na umalis. Ano yun, Phil? Hindi, gusto ko sabihin na try to make your mom understand. Pero parang for me yun nga, I'm just being realistic. Maybe it's hindi siya ganun ka-achievable. Ako lang naman to. Parang it's not out of the equation na baka hindi niya maintindihan. Kasi parang... Try pa din. There's nothing wrong if you try as long as maganda yung pagkaka-explain sa kanya. Like, mom, you know what? I love you so much, but this is me. Take it or leave it. At saka ito naman yung lagi sinasabi mo sa akin nung bata pa ako, di ba? Kumain ako ng gulay! Sinasabuhay ko lang ngayon. Hindi, pero I also admire the fact na you are truly considering to have that conversation sa nanay mo. Not everyone is comfortable sa ganun. Yeah. Kahit ako, hindi naman ako. Ako din po gusto ko magpasalamat sa inyo na na parang feeling close ako sa inyo. Kasi wala po kong napagkwentuhan nito. I mean, yung una pang nakaalam si mama. So, parang ang luwag din ng loob ko po ngayon na kayo po yung nakausap po kasi parang thank you guys. Well, thank you din. Thank you for sharing ng story mo. Actually, natouch ako kasi sabi niya na tayo na yung nakausap niya. Oo naman, no. Marami pa actually yung ibang tao siya na open-minded din talaga katulad namin. Hindi networking ah, pero open-minded in terms of like the stuff that's going on. So, baka may ma-meet ka pa rin in the future. But thank you sa pagtawag dito sa The Sex Sense. Thank you po. Love you, the fan. Thank you, girl. Thank you, for. We wish you all the best. Good luck. Wow! Yes! Thank you so much, Pantry Girl. Maraming salamat. Alam mo, nakaka-inspire, no? Nakaka-inspire yung mga stories kasi sobrang brave. At saka, ang dami kong natutunan. Actually, ini-imagine ko na yung mga memes na lalabas. Actually, excited din ako makita yung mga memes. Yung parang nira-wrap up din ng mga viewers yung episodes. Ang ganda. Oo, nakatutok kami sa mga memes nyo. Keep them coming. Truly. Naabangan din namin ni Adriana yan. Well, thank you so much to all our callers. And we repeat, hindi kami mga experts ha. Lahat ng pinagsasabi namin dito, kusa lang naman binibigay sa inyo. Kayo na bahala kung gusto nyo tanggapin. Actually, at saka sana may natutunan, may pulot din sila sa episode na to, di ba? And yes. Huwag kayong mag-alala kung may mga kwento kayo dyan, give na namin ni Adriana yung time namin sa inyo. Kung sakaling pagod din mga kaibigan yung makinig sa inyo, andito lang kaming dalawa. Kami lang to. Welcome na welcome. You're welcome. Welcome na welcome kayo sa mga kwento nyo. Salamat. Oh, ito na. Ready ka na ba? Chit-chit time. Are you ready? And we're back! Chichi time! Ito na yung part, Adriana, na isi-share natin kung ano yung mga natutunan natin based rin naman sa callers natin for tonight. Yes! And do you wanna go first? Sige, go. Actually, nagsulat ako dito habang So, ito yung mga natutunan ko based rin sa calls natin kanina. Again, gusto ko lang yung ulitin yung sinabi ko kanina, SSC, it should be safe, sane, and consensual. Gusto ko lang balikan yung sinabi mo rin kanina na consent isn't a simple yes or no. It should be a dialogue. It should be a collaboration. It's very important. And that said, in-advise ko rin to kanina sa isang caller na there's no shame in admitting na we have to explore our kinks. Or hindi naman have. If in case lang we find the need na let's do so, like gusto ko itong gawin,
wala dapat shame doon. Ang importante, yes, kailangan pag-usapan. Nag-lag ako. Kailangan pag-usapan before, during, and after. Importante yon. Kasi going, yes, back na doon sa sinabi mo, it should be a dialogue. Pwedeng mag-change yung mind mo in between. Okay lang, yes, yan. Maintain an open communication. Yes. Yun yung cheat sheet ko pa. I love it. I love your cheat sheet. And ako siguro, baka may mga parts lang na maulit ko, no? But I just wanna say, number one, communication is important 100%. And talking about sex and consent shouldn't be awkward. Like voicing out your desires, what you want, negotiating and setting your boundaries, it shouldn't be shameful at all. And of course, Phillip, you mentioned the different frameworks and ethics in kink. You mentioned the SSC, the racks, and the crate. In the crate, yes. Yeah. So pick one that works for you and then go on from there, diba? Yeah. And lastly, and this is really important, if you're into casual sex, into hookups and kinks, be responsible, practice safe sex, yun get naman tested regularly. And may gusto ka pa bang i-add? Hindi na bigyan niya ako sa cheat sheet mo kasi parang nasabi ko na rin yung iba doon para parang mas maganda yung pagkaka-deliver mo. Hoy, grabe. Nakaka-bullshit ka sometimes. Hoy, grabe ka. May marami pa akong actually gusto i-chika sa kanila. Pero yun yung mga primary, wow, sa mga ano, cheat sheet ko. Hindi, gusto ko lang din magpasalamat sa callers natin kasi ang dami ko rin natutunan tonight. And that said, as usual, ang bilis na naman ng oras, Adrian. Yes! Tapos isa na tayo. Isa na namang makalat at makulay na episode ng inyo ng tunghayan. That's true. At saka kung may mga gusto mag-share, comment down below yung mga opinion ninyo. Sorry. Kung gusto yung mag-share ng stories, huwag kayong mag-alala. Hindi namin ipagkakalat yung kalat nyo. Yeah. Ito yung mga palimit, yes, email ha or DM if ever just in case gusto nyo mag-share and you want to remain anonymous. Ito yung pwedeng i-DM nyo sa Twitter at thesexsense_. Pwede rin sila magpadala ng mga letters nila to curiouscat.qa/thesexsense_. Or if ma-email kang tao and gusto mong mag-attach ng mga attachments dyan, pwede ka mag-email sa thesexsense.tifc@gmail.com. Yun lang yun. Yes, thank you so much. Thank you so much. And we hope you guys enjoyed our show as much as we did. For the next episode, meron tayo, we will talk about an X-rated topic. Ano yan? Ano yan? Sex with your ex. Oh! Hoy! Ba't parang friend ko po yan? Ang narinig ka! Oo! Excited ako. Gusto ko yan. Okay! So, see you guys next week only here on... The Sexth! The Sexth! Oh!